Ito po, nakatali na po siya, may cover na siya. At ating itong i-store sa cool and dry place for about 7 to 12 days o 14 days na pagbukas natin ay makikita natin may mga puti-puti. Ibig sabihin, may beneficial microorganism na po yon. Pagkatapos niyan, i-harvest natin siya. Yung kanyang extract, ito na po yon. Yung tubig niya, ating ilagay dito. Half full lang po kasi live microorganism sa laman, magproproduce po yan ng alcohol. Puputok yan pag isarado mo ng mabuti. Ito, mga puti-puti, mga beneficial microorganism yan. At yung mga solid materials nga naiwan, pwede pa rin nating pataba. Ihalo din natin sa mga tanim. Yan ay ginagamit ng basal fertilizer. Ito ay tinatawag na foliar fertilizer. So, tapos na po ang paggawa natin ng fertilizer. Sana po kayo ay nakakuha or may natutunan kayo kung paano natin gagawin. Dahil ito lang po ay makukuha lang natin, madali lang natin makuha. Damo lang po ito. Pwede ito i-landscape sa mga ating mga orchard places or sa tabi ng kalsada para hindi marumi, may bulaklak pa yan. Kaya napaka mabuti talaga pag ito ang gagamitin na mani-mani. Sana po sa susunod ay masundan nyo pa kung ano pa ang ating gagawin. Lalo na kung paano natin ito i-apply sa ating strawberry. Marami tayong strawberry. Yan naman ang tatalakayin natin sa susunod. Sana po magustuhan nyo ang ating tinatalakay ngayon. At sa susunod, paki-like naman po, paki-follow at paki-subscribe. Dahil sa susunod, marami pa kayong matutunan. So maraming salamat po. Ako po ay gayak na nalubos ang nagpapasalamat sa inyo. Sana ay susunod. Manunood pa kayo, mag-view pa kayo sa susunod. Salamat!